Ano nga ba ang specs ng 2024 WiGo eCVT? At ano ang difference niya sa WiGo GCVT? Ready ka na ba malaman? Tara, review natin to. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa akin channel, don't forget to like, share, and subscribe. Una sa lahat, ang SRP ni WiGo eCVT this 2024 ay nagkakahalaga ng 684,000 pesos only. Kumpara natin sa WiGo GCVT na 729 pesos. So, mataas lang ng 45,000. So, worth it nga ba si WiGo E or di hamak na panalo si WiGo G? Check natin. For the front area, WiGo E is equipped na ng split-type LED headlamps and naka-line guide na din yung clearance lamp niya with illumination LED fog lamps and black na din yung front grille niya. Halos same sa WiGo G for the front area. For the side area naman, unang-una mapapansin natin na wala siyang side turn signal lamp. Then yung outside rear view mirror naman niya ay naka-manual adjust plus manual fold. For the outside door handles naman, same with body color na rin po ito. And naka-intermittent windshield wiper na ito. So ang difference niya sa WiGo G for the side area ay yung side turn signal lamp. Bali naka-locate ito sa rear view mirror. And also for the side rear view mirror naman ay naka-power adjust plus power fold na po ang WiGo GCVT. For the dimension naman po, ang length niya is 3,760 mm, ang width is 1,665 mm, ang height niya is 1,515 mm. Yung wheelbase naman ni WiGo is 2,525 mm, ang minimum ground clearance niya is 160 mm. Check naman natin yung likod. For the high mount stop lamp, hindi po equipped si WiGo E. Only WiGo G lang po ang meron at naka-LED na din ito. For the rear combination lamp naman, naka-halogen type na din ito. Same sa WiGo G and also WiGo J. Sa rear spoiler po, wala po si WiGo E. Only WiGo G lang equipped nito. Then naka-pole type antenna silang tatlo. For the chassis naman, walang pinagkaiba ang WiGo G, WiGo E, and WiGo J variant. Sa sukat ng tires na 175x65R14, spare tire niya, naka-ground tire or yung tinatawag nating donut type. Brake type sa front, naka-ventilated disc. Sa rear naman, naka-drum brake. Suspension sa front, naka-MacPherson strut. Sa rear, naka-torsion beam. Yung stabilizer niya sa front and rear ay meron na. And yung drivetrain is front wheel drive. Check naman natin guys ang engine transmission. Ang engine code ng WiGo ay 1KRVE. Ginagamit ito sa maliit na displacement like WiGo para mas maging matipid sa fuel and maging maganda ang performance kasi medyo lightweight at compact ang design for better fuel economy. For the engine type naman, naka 3-cylinder inline 12-valve dual overhead camshaft with VVT-i na po si WiGo. And sa displacement naman po, 998cc or 1.0cc pa rin si WiGo. Sa max output niya, naka 67 PS by 6,000rpm na po siya. For the max torque, naka 89 PS by 4,400rpm na po si WiGo. Sa fuel type niya is gas pa rin and fuel capacity naman ni WiGo ay 36 liter. Transmission is CVT sa WiGo G and WiGo E. And 5-speed naman para sa WiGo J. Let's go inside. Check naman natin ang interior. Fabric type na po ang seat material ng lahat ng WiGo variant. Yung front seat naman ng WiGo E and J ay naka 4-way manual adjust, both driver and passenger seat. Si WiGo G naman na naka 6-way manual adjust for driver seat and 4-way manual adjust naman sa passenger seat. For the meter cluster naman po, same sila na naka-analog type with economy meter. And naka-day and night na rin ang inside rear view mirror ng lahat ng WiGo variant. So mas safe na din mag-drive kapag gabi, hindi na gaano nakakasilaw ang headlight ng sasakyan sa likod mo kapag natapat sa rear view mirror mo ang ilaw nito. Tatlo naman po ang cup holder and apat ang bottle holder ng lahat ng WiGo variant. Check naman natin yung functions. About sa steering wheel nito is EPS na or yung electronic power steering, which means mas maganda na at mas less maintenance compared sa hydraulic power steering. And also nakasunod si WiGo sa innovation for the future. Nakakeyless entry na rin si
Wigo E, pero naka-keyless entry plus smart entry naman si Wigo G. Si Wigo J naman ay naka-rotary type entry lang siya. For the ignition type naman, naka-rotary type si Wigo E and J, naka-push start naman si Wigo G. For the power window naman, meron ng auto down yung driver side, lahat ng variant ng Wigo. And equipped na rin sila ng power door locks. Ang air condition system naman ng Wigo E and J ay naka-manual climate control. Si Wigo G lang ang naka-digital manual climate control. Check naman natin ang audio nito. Naka 8 inches display na ang audio ni Wigo G and E. Naka 1 din naman si Wigo J. Sa speakers, merong 4 speakers si Wigo G and E. Si Wigo J naman, dalawa lang. Equipped na rin ng Apple CarPlay plus Android Auto, Bluetooth, USB, voice command, AM, FM, si Wigo G and E. Naka Bluetooth, USB, AM naman si Wigo J. Meron na ding steering switches si Wigo G and E for audio only. For the safety features naman po, merong dalawang SRS airbags sa driver and front passenger. And naka 3-point ELR pretensioner plus force limiter sa driver and front passenger. And naka 3-point ELR seatbelt naman sa likod. And naka ISOFIX tether anchor na po ang child restraint system ng lahat ng Wigo variant. Para naman sa Toyota Vehicle Security System, naka-immobilizer po ang Wigo E and J, naka-alarm plus immobilizer naman si Wigo G. And all variants equipped na po ng ABS or yung anti-lock brake system, VSC or yung vehicle stability control, and HAC or yung hill start assist control. Bali, ito yung active safety na tinatawag. And also, equipped na rin po si Wigo E ng backup sonar or yung backup sensor natin kung tawagin. Ito naman, exclusive for Wigo G. Meron na po siyang backup camera, front camera with DVR or digital video recorder. So that's it guys. Ngayon naman, kung papipiliin ako from Wigo G to Wigo E, I'll go for Wigo G. Kasi for 45,000 lang ang tinaas, pero jam pack naman yung mga accessories na nilagay dito. Talagang pipiliin ko talaga si Wigo G. So kung kayo, kung anong pipiliin nyo, comment down below na lang. So that's it. And I hope you like it. Kung bago ka pa lang sa akin channel, don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat po.